Pinagpalang araw po sa inyong lahat, mga kabatid. Ang Panginoon po'y pumili ng kanyang 12 disipulo. At from 72 disciples, He selected and chose the 12 apostles. At sabi po dun sa banal na ebanghelyo, Jesus came up to the mountain to summon those whom He wanted. At makikita po natin ang ginamit po ay bundok. At alam po natin the holy mountain is very significant in the Bible. You can see the mountain is the place where you encounter God. Mount Tabor, the place of transfiguration, Mount Sinai, the place where Moses received the Ten Commandments, Mount of Golgotha, where Jesus died and was crucified on the cross. Kaya naman po ang bundok is the place for the encounter of God and man. Kaya naman po meron pang ibang kahulugan ng bundok. The mountain is the place where God will restore everything according to His beautiful plan. Kaya nang umakyat po ang Panginoon sa bundok kasama mga disipulo, the 12 apostles symbolizing the 12 tribes of Israel, ay ito po ay paglalarawan din ng pagsasakatuparan ng restoration of the chosen people into the original plan of God. Kaya naman na parte po ng restoration is the choice and selection of the 12 apostles. Sabi nga po ni Archbishop Lagdameo, perhaps the choice of God entertain the angels in heaven. Sabagat ang pinili po ng Panginoon ay yung mga taong hindi nila akalaing magiging apostol ng Panginoon. They were not chosen because of their piety, because they are pious. They were chosen because they are hardworking. They were chosen not because of the educational background, but because they are simple people. They are not intelligent, but they are full of wisdom and open to the invitation of the Lord. Eh, mapupunan natin kay San Marcos po ang pattern of God's calling. The first one is, God is the one calling. The initiative to call the disciples is upon the Lord. Kaya naman, He summoned those whom He wanted to call. Pangalawa, those who are called, those who are chosen, must follow the Lord. Kaya naman, they need also to leave many things behind. Natandaan natin, iniwan ni Simon Pedro ang bangka, ang lambat, ang isda, at sila Santiago Tiwan, iniwanan din pati ang kanilang tatay. So, they left everything for the Lord. Pangatlo po, they are sent for a mission. And what is the mission? They are sent, apostolos or apostles, they're sent to preach the gospel, to bring healing to the people, and also to drive away evil spirit. Kaya naman tayo po ang makabagong disipulo ng Panginoon. We are also called to bring the good news by the witness of our lives. Hindi nga po sa pulpito, pero sa ating pong pagsasabuhay ng banal na ebanghelyo ay pwede po tayong maging daan upang mabuting balita ay maipahayag. Kaya hindi naman po ang pagiging instrumento ng kagalingan. We can become instruments of healing by our love, by our forgiveness to the people around us. At gayon din po, we can also drive out evil, not by conquering evil by doing evil, but by conquering evil by doing something that is good. Na tayo po ang makabagong apostol ng Panginoon. Hindi hadlang ang ating kahinaan upang tayo makatugon sa Kanya. He wants to build His kingdom through our weakness. At ang ating pong kahinaan, hindi po hadlang sa panawagan ng Diyos, manapay tungtungan po para tayo'y makatugon sa panawagan ng Panginoon. Kapatid, sumagot ka na ba sa Kanyang panawagan? Amen.